So ayan mga ka-herb, so first time kong magbabike check ng ganitong mountain bike. So Mountainpeak Ninja 2. Ayan, mapapa ninja moves ka dito sa mountain bike na to. Lagot ka kay misis pag nag ninja moves ka rito. Ayan no? So sisimulan syempre natin ang bike check sa kanyang timbang. Ang timbang niya is 12.96 kilograms. So magaang pa rin ito mga repa peeps o mga herbs compared doon sa mga binabike check natin na built bikes. Ayan, oh. Siyempre dito sa ating frame, ang size ng ating frame ay size 16. Kung hindi ako lang kakamali mga herbs, ito ay medium. Ayon, so medium nga siya mga herbs, so, di ba? So matte black na merong shining, shimmering effects. Ayan, meron ako nakikita parang mga glitters. So, syempre, smooth welding yan mga ka-herbs. Mas makinis pa yan sa mukha ko. Oh. Oh, di ba? Ang kinis, ang sarap himasin. Oh. Oh, oh, di ba? Oh, ito na lang, himasin mo. Huwag kang hihimas ng ibang makinis. Eh, no? At ito, syempre, smooth welding pa rin yan. Pagdating sa baba, meron tayong makikitang uod ng pagkaka-welding. Ang ganda nito mga ka-herbs. Tapos, meron tayo ditong water decals na dalawang line. Ayan, makikita nyo. At syempre, aluminum alloy 6061 hydro-forming tubing. Hindi ko alam kung ano yung hydro-forming tubing na yan. At syempre, sa ilalim, may makikita tayong Mountainpeak din. Water decals yan. Ayan, oh. At dito dumaan yung kable ng ating preno sa likod. Ayan, hydraulic brake hose yan. At internal cabling, isa rito. So, bakante yan. Ayan, oh. At syempre, meron dito isang cabling nakapasok at isang kable or isang internal cabling na walang kable. Tingnan natin bakit walang nakapasok. Ay, ang daming bakante. So, pwede dito FD. At dito, pwede mo siguro ilagay dito yung ano mo, dropper seat post na kable. So, tingnan natin. Ayun. Oh. Ang daming bakante. Dalawa. So, naghihintay ng kable rito. Ah. So, palagay ko nga ano to. FD saka dropper seat post. Ayan. Oh. So, pwede ka maglagay ng FD. Down pull na clamp type. Ayan o. Tapos dito mga herbs, walang bridge. Medyo triangular or bladed. Na maliit lang yung clearance niya mga herbs. Ayaw may pasok ng daliri ko. Ayan. Tapos may water decals dito. Medyo nag-bend ng konti dito. Ayan. At nakalagay dito ride without limitation. At pagdating dito sa dropout niya mga ka-herb, uy, ang ganda ng dropout niya. Ah, balita ko mga ka-herb, ito daw Ninja 2, ayan, dual purpose. So, napapalitan daw itong kanyang dropout. So, pwede mo siyang gawing true axle. So, sa build na to mga ka-herb, naka-quick release siya. Pero pwedeng gawing true axle niya, may kasamang dropout or adapter. Napapalitan yan. Sa inyo na yon kung true axle or quick release ang gusto ninyo. Kasi nakalagay dyan, no? Dual purpose. So, di ba? Ninja 2 water decals pa rin yan. Ang lapad nito, mga ka-herbs. At meron yang kembot. Ito, yung kanyang chainstay, may kembot yan. Dito sa may chainstay niya, mga ka-herbs, wala siyang bridge. Wala pa rin. Parehas pala na walang bridge. O, parehas, oh. O, di ba? Tapos yung Mountainpeak niya, mga ka-herbs, ang kapal nito. Hindi yung kampangkaraniwang nakikita kong kapal na Mountainpeak na ito na yung siguro pinakamakapal na nakita kong decals ng Mountainpeak. Ayan o. Oh. Oh, yung shape hindi ko masabi kung anong shape nito. Parang kakaiba yata yung shape nito. Oh. Ayan. At ang ating head tube mga ka-herb, 115mm. Ayan, medyo may kahabaan. Water decals na logo ng Mountainpeak. Kung hindi ako nagkakamali, tapered, ayan, nakasalamin tayo, nakikita natin, yun. Tapered head tube, 45-55. 45 yung taas, 55 yung baba. Ayun, no? At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Uy, ang ganda, mga ka-herb. Heroic air suspension fork. So, alloy. So, alololoy-loy yan, eh, no? Yung kanyang stanchion mga ka-herb, 120mm. So nandito yung rubber niya, yung indicator ng sag niya. Ayan, 120 yan mula dito hanggang dito. Yung iba kasi mga ka-herb, nandito yung rubber ng indicator ng sag. So ito yung manual lockout niya mga ka-herb. So may fine tuning yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clicks. Ayan, so dapat dito ang air valve cover. So nandyan nakatago yung air
Wow. So, ikpitan natin. Napakahirap yan. Baka mawala. Oh. Siyempre, meron niyang guide sa likod. Yan. Check nyo muna yan, mga ka-erp, bago kayo mag-ride. So, nakadepende kasi yung PSI sa bigat ng may-ari ng bike. Oh, siyempre, yung may-ari ang dedepende natin. Hindi yung manghihiram. Eh, no? At yung ating steerer tube. Tingnan natin, mga ka-erp. Ayun, may nakita akong adapter. So, sa madaling salita, mga ka-erp, yung steerer tube ng ating air fork ay straight. Pero yung head tube natin ay tapered. So, gumamit siya ng adapter para mag-fit silang dalawa. Ayun. So, sabi nga nila, nagbagay na silang dalawa dahil dun sa adapter. Ayan. So, ang ganda nito, mga ka-erp. Oh, aerobic, ang tatak. Magnesium alloy. Ayan, syempre. O, oh, diba? O, oh, ang ganda. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Wow! Silver! Ang ganda ng hubs niya. Maxon! Anong Maxon to? Maxon Aggressor. Nakakatakot naman. Aggressor, eh, no? Ang ganda ng pagka-silver niya, mga ka-erp. Ano dahil siya ata to? Tapos yung ano niya, design niya, may makakapaka. Yan, oh. Nakaangat siya. Seal bearing, Lodi. Ang ganda, oh. Aluminum yung cup niya, Lodi. Ang ganda ng ating hubs. Maxon! Quick release yan. Hindi natin mabuksan ang sikip. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Double wall aluminum alloy. Nagawa yan ng, anong to? Speed, ano to? Speed 1. Siyempre, tubeless yan. Tubeless ready. Oh, ganda. Speed 1 nga. Ang tatak niya, bazooka ready. Uy, bazooka. Nakakatakot talaga. Ternuhan mo ng Maxon Aggressor tapos bazooka. Nakatakot eh, no? At ang gulong natin ay Maxis. Ayan, kulay dilaw. Maxis Ardent na 29 by 2.25. So, 65 PSI. Ang tigas nito. Mga ka-erp, eto may natutunan tayo. Nubs. Ayan, salamat sa nag-comment na ating subscriber. May nadagdagan na naman akong kaalaman. Yung nubs niya, mga ka-erp, so madami. Medyo mataas siya. Hindi siya ganong kalaki yan at hindi rin siya ganong kaliitan. Ayan, pero pwedeng-pwede na to sa trail, oh, di ba? At syempre sa kabila, ganun pa rin. Maxis Ardent na 29 by 2.25 na gulong at speed 1 bazooka na double wall alloy na rim, tubeless ready. Ang ganda, pwede mo na to i-tubeless. Baka lang ating spokes. Syempre 32 holes 'yan at Maxon na aggressor na hub. So dito sa likod, naka-quick release din siya, mga ka-erp. Ayan. So again, itong frame na to ay convertible sa true axle. O, diba? Ang ganda. O, dito tayo ngayon sa ating hubs. Pakinggan mo na natin. Ayan, oh, natinig niyo ba yun, mga ka-erp? Oh, tunog mayaman. O, oh, di ba? Madidinig ka nito sa mga kalsada. Mapapatingon sa iyo yung mga tao rito. Ang kags niya, mga ka-erp, oil slick ba tawag dito na ang tatak ay aerobic? Ayan, nakikita natin, mga ka-erp. Sinisilip ko eh. Nakasalamin tayo ngayon kaya nakikita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wow! Panalo. 11 to 50 teeth. So, ang dami mong choices dito. Hindi ka mabibitin dito. Ang sarap ng shifting dito. Oh. Samahan mo pa syempre ng Shimano Diore na may clutch. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Ang ganda. Oversize ang kanyang pulley. So, parehas na oversize yan, mga ka-erp. Ayan. Pa-comment naman, mga ka-erp, sa mga naka-Diore na 12-speed. Hindi ko talaga malalaman kung alloy to or plastic, pero base dun sa pagkapa ko, sa pagkutkut ko, hard plastic ito. Pakicorrect naman ako kung mali, mga ka-erp. Ayun, oh, ang gando. Sana all naka-Diore. Diore lang, masaya na ako. At syempre, eto, may bago tayo natutunan. Ayan. Yung kadena natin, mga ka-erp, index pala to. Itong Tech PWR. Ayan. So, alam na natin na 12 speed. Ito pala yun ang tatak ng Tech PWR. Ang ganda ng kadena nito, mga ka-erp. Silver, tapos yung gitna niya gold. So, sabi ko nga kanina, akala ko parang bracelet to, yo. You know, nung kinakabit, sabi ko, ang gandang gawing bracelet to. At syempre, yung ating crank arm,
Pro Wheel Charm. Oh, di ba? 170mm ang kanyang crank arm, made of alloy, removable chainring, hollow tech, may butas siya, no? Oh, di ba? Ayun, no. Baka lang ating chainring, narrow wide 34 teeth panalo, di ba? Syempre dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay sagmit alloy yan, mga ka-erb, 34.9. At ang ating seat post ay gawa ng Mountainpeak, 31.6, 350mm ang haba na single bolt. Kasi single lang yan, eh. Ayan, ang ganda ng setback niya, mga ka-erb. Ang nipis, oh. Ayan. Unti ba yan, mga ka-erb, kahit ganyan yan. Huwag niyo mamaliitin yan. Diba sabi nga nila, o, oh, diba? At ang ating upuan, easy do. Easy do, eh, no? Ang laki ng hiwa nito, mga ka-erb, bukang-buka. Madami na karanasan nito. At manipis ang kanyang foam na medyo may katigasan. Tapos maliit lang ito na malaki. Ayan, sabi nga nila, wala sa haba yan. Nasa performance yan. Diba? Tapos makitid lang yung pisngin niya rito, mga ka-erb. Mukha siyang spaceship. Tingnan niyo yung buhay niya, mukhang spaceship. Diba? At syempre, ang ating stem ay negative stem na gawa ng Mountainpeak. Ayan, Mountainpeak SH280 aluminum alloy na 80mm negative 25 degree. Ah, pwede rin siyang positive, mga ka-erb. Baliktarin mo na lang. Nasa sayo na yon. At ang headset, syempre, seal bearing na Mountainpeak. Wala siyang spacer. Ayan, ang ganda na ito, mga ka-erb. Uy, nakikita niyo yung handlebar, mga ka-erb. Oil slick. Ayan, oh. Sagmit, static. Pangalan pa lang. Diba, ang ganda na. 790mm. Medyo low rise siya, mga ka-erb. Ayan, low rise. Tingnan natin kung may back sweep. Walang back sweep. Ayan, low rise lang siya. Diba, ang ganda. Syempre, ang kanyang handle grip, gomang-goma, magoma talaga siya, mga ka-erb. Medyo may katigasan ng konti. Syempre, goma eh. Ayan. Meron siyang lock. Ayun, heroic single lock. Tapos, ito ang kanyang bar and cover plastic. Ayan. Madalas man nawawalan yung mga kakilala ko ng ganyan eh. At ang ating hydraulic disc brake, uy, Shimano MT200 panalo, diba? At ang ating shifter, Shimano Deore 12-speed. Siyempre, push and pull yan. Shimano yan eh, diba? Ang ganda, Ang lambot, panalo, Shimano. Sa kabila, ganun pa rin, Shimano MT200 na hydraulic caliper. Ayan, at ito tayo ngayon. Ay, hydraulic lever pala. Mga sorry, mga ka-erb. Ayan, namamangha kasi ako rito eh. At dito sa kanyang caliper, syempre Shimano MT200 na caliper post mount. Medyo maliit lang yung ano niya, pagka post mount niya rito. Ito, 160mm na rotor. Ayan, so sana yung MT200, napapalitan din yung brake pad, ano, hindi mo na kailangan tanggalin. Ayan, no? Sana madinig na Shimano, eh, no? Syempre, sa kabila, ganun pa rin. Shimano MT200 na caliper. Dito, medyo mahirap ng konti, mga ka-erb, kasi nakatago yung tornilyo nung chainstay. Pero dito, okay naman. Ayan. At syempre, 160mm na rotor. Again, mga ka-erb, itong frame na to ay convertible sa true axle. Papalitan mo lang to, mga ka-erb, oh. Ayan, ito, nakatornilyo yan. Tapos yung nandun sa harapan, nakatornilyo din. Ayan. At ito yung ating crank arm. Siyempre, Pro Wheel Charm. Aluminum alloy na 60-61 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, ang ganda. At siyempre, ito mga ka-erb, ang ating lalagyan ng malamig na tubig. Bahala ka na kung tubig, Pocari Sweat, Gatorade ang ilagay mo dyan. Pwede rin namang reduce kung masarap na malamig. Oh. May yellow-yellow pa. No? At siyempre, ito mga ka-erb, hindi magpapahuli ang pedal. Ang pedal natin ay gawa pa rin ng Mountainpeak CX5 na black. Ang ganda ng pedal natin, mga ka-erb. Kita nyo, bagay na bagay. Oh. Testing natin. Wow, panalo. Paano ba kinakabit to? Ayan, so wala na. So, yan yung kasama ng pedal. So, palagay ko wala na ako nakakalimutan dito, mga ka-erb. So, sila pa rin natin to. Ang ganda nito, mga ka-erb. Panalo. So, ayan mga repa peeps ang ating bike check video. Siyempre, ng isa sa pinagmamalaki ng Madies Bike Shop na Project Mountain Bike, ang Mountainpeak Ninja 2. Ayan. So, nagkakahalaga to ng 33,000 pesos. Ayan. At meron nga pala tong freebies na helmet, water bottle cage, at bike
chain protector. At tumatanggap nga pala si Dawson sa mga kaka-erbs ng credit card, home credit, at GCash. At the same time mga ka-erbs, nag-shipping din sila nationwide. So kanina meron ako nakita dito na papuntang Antique. So napaninja move, ang layo nun, Antique province. Ano, nag-AP cargo sila. So hanggang dito na lang mga ka-erbs ang ating video. Marami pa sila rito mga ka-erbs. Oh. So ilalagay ko sa description ng kanilang Facebook link, contact number, Google Map para sa mga gusto mag-avail ng mga project mountain bike nila at sa mga meron din sila dito mga ka-erbs na built bikes. Ayan. So hanggang dito na lang. Road to 9,000 tayo mga ka-erbs. Huwag kalimutan pindutin na subscribe button. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.